alam niya may mga humahanap sa kanya. Tama kang aram, Cornelio. At pag-akala niya tapos na, pupunta agad siya sa bangko. Doon natin siya uhunin at dadaling dito. Hindi siya makalalabas sa bahay na ito hanggang hindi siya nahihirapan at nagiging miserable. Napakagandang ideya. Gusto kong magbantay ka sa bangkong palagi niyang pinupuntahan kung saan siya kumukuha ng pera. Kailangan nating mahuli ang tindera ng tiket na yon. Pinuntahan nila si Candy at pati na rin yung mayamang babae din. Yung sobrang yaman. Si Madam Malvina? Hindi, hindi yung bruhang yun, yung isa. Yung babaeng sobrang bait sa'yo, yung maraming itinulong. Ah, kung ganun, si Mrs. Mancilio. Oo, oh, siya nga. Teka, sinabi mo ba sa kanila nandito ako? Ay, ano ka ba? Hindi. Alam mo namang sarado ang bibig ko, hindi ba? Ay, Osha, pakisabi na lang kay Rosario na huwag siya mag-alala, ha? At kay Candy na rin. Pero huwag muna nilang sabihin kahit kanino. Hindi ko nakita si Rosario dahil nasa trabaho. Osha, ikukuha muna kita na makakain mo dito, ha? Hindi. Kailangan mong kumain. Kailangan mo pang magpalakas. Iha, hindi pa natin alam kung gaano katagal ka mananatili dito. Igagawa kita ng takas, iha. Hindi ba paborito mo yun? Bakit mo nililinis ang kwartong to? Ah, araw-araw ko pong nililinis, Ma'am Digna. Obligasyon ko po yun. Ah, kawawa naman si Mechi. Nasaan kaya siya? Sobra akong nag-aalala di lang para sa kanya, kundi para rin sa kawawang batang dinadala niya. Ay, nag-aalala rin po ako para sa kanya. Baka may nangyari. Hindi, huwag mong sabihin yan. Gusto ko pang mahawakan ang pamangkin ko sa mga braso ko. Alam nyo, pwede pa rin naman kayong bigyan ng pamangkin ni Sir Jorge Luis. Oo, pero gusto ko pa rin makarga ang anak ni Mechi pagkatapos ito'y panganak. Ay, wala pa rin po bang balita tungkol sa kanya? Wala. Hindi pumunta si Mechi sa bahay ng mga kapatid niya at wala pa ding ibinibigay na balita ang mga pulis. At sana hindi na siya mahanap pa dahil siguradong ibabalik lang siya doon. Naniniwala kung hindi siya baliw. Yan din ang sa tingin ko, ma'am. Isa pa, kung babalik siya doon, lalo lang siya mababaliw doon sa loob. Naniniwala ka sa mga espiritu sa purgatorio, hindi ba, Berenice? Ay, opo naman po, Ma'am Digna. Tapos kailangan natin magdasal sa mga espiritu na kung hindi itong magulong kaluluwa ni Santiago. Magmisa tayo, magdasal, magbasbas, at tumulong sa nangangailangan. At magdasal. Dasal para sa kaluluwa niyang naliligaw. Kahit alam natin, nasa impyerno na ngayon ang kaluluwa ni Santiago. May ilang panahon. Baka kasi nagmamanman pa ang mga pulis ay kinikilos ng mga kapatid mo dun sa bahay at sa bahay ng asawa mo. Kailangan ko kasi ng pera pang gastos dito. Hindi ako makalabas dito at makapagtrabaho. Pero may pera ka sa bangko, di ba? Mag-withdraw ka na lang. Maria,